Kumusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa ating PBA updates. Former PBA player na dating naglaro sa Barangay Hinebra ay planong kunin na mag-Lolly Hot Shots. Sino kaya yan mga chong? PBA, planong gawing 2-import na lang ang conference. Pag-uusapan natin yan mga chong! Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. Ayon sa aking source mga chong, madaming mga big man ang gustong maglaro sa Magnolia ngayon at madagdag sa bench player nito. Madami ding rookies na gustong makapag-try out at makakuha ng kahit isang taong kontrata lang. At itong dating player ng Barangay Hinebra ay magbabalik at maglalaro sa Magnolia Hot Shots. Ngayon ay naglalaro siya sa CLS Knights Indonesia at doon ay nag-average siya ng 7 points per game, 3.5 rebounds per game at 1.3 assists per game. Siya ay si Keith Jensen mga chong. Nakausap mismo ng ating source itong si Keith Jensen at ayon mismo sa kanya ay gusto niyang makapaglaro sa Magnolia pagtapos ng lockdown. Ang manager niya ay planong may pag-negosasyon sa Magnolia at sabi pa niya mga chong ay handa daw siya sa maglaro sa Alam Pilipinas kahit nasa side siya ngayon ng Indonesia. At sana daw ay makabalik na siya sa PBA pagtapos ng kanyang kontrata sa Indonesia. Siguro madami ang magtatanong mga chong na kung gaano nga ba kalakas itong si Keith Jensen. Ayon mismo kay Alvin Patrimonio at ang coaching staff ng Magnolia Hot Shot, si Keith ay import stopper at pwede daw pangpalit kay Rapi Ribis. Ang pagkuha sa kanya ng Magnolia ay para makita kung kakayanin niya ba makipagsabayan kila Sistan at JP Eram. Kung nanonood kayo ng ABL mga chong ay pinangunahan ni Keith Jensen ang sa Indonesia laban sa Malaysia at tinalo nila ang team ni Joshua Munson na isa sa malakas na team sa ABL. Sa loob lamang ng 25 minutes si Keith Jensen ay nagpakawala ng 7-11 shooting at doon nagsimula ang momentum ng kanyang team at may kasama pang back-to-back clutch 3 points. Kung makakabalik man si Keith Jensen sa PBA ay susubukan pa din ito ng Magnolia kung nag-improve nga ba ito. Kung hindi man nila makuha si Keith Jensen ay nandyan naman daw si Kevin Ferrer. Si Kevin Ferrer ay bata pa sa edad na 27 at may height na 6'4", isang shooting forward na kasama noon sa Special Gilas Draft. Siya ay nakapaglaro sa Mighty Sports, Hinebra at ngayon ay nasa Northport. Sa Hinebra siya nakilala bilang rookie at nakakuha ng 2 championships. Yung nasa Northport na si Kevin, siya ay nag-average ng 10 points per game at 6 rebounds per game. Malaki daw ang may tutulong ni Ferrer kung sakaling makuha ito ng Magnolia Hot Shots. Sa nangyaring meeting ng PBA boards mga chong, ay malamo nang maging tatlong conference ngayong taon. Dahil umpisa pa lang ng Philippine Cup, ay sinasping din na ng PBA ang mga laro nito dahil sa epidemyang nangyayari. Ang All Filipino dapat ngayon mga chong ay nasa quarterfinals na ngayong April. Pero dahil sa hindi inaasarang pangyayari, pati ang mga practice ng bawat team ay hindi pinayagan. Kaya aabangan natin sa April 30 kung papayagan na nga ba ng gobyerno ang PBA at ang kanilang mga practice. At dahil kulang na sa panahon ang PBA, isa sa plano ng PBA Bulls ay gawin na lang 2 conference yan ay kung papayagan silang mag-practice pagtapos ng lockdown. At kung matatagalan pa nga mga chong ay mapipilitan ang PBA Bulls na magdesisyon na gawing 2-import sa isang conference na lang o gawing All Filipino Cup na lang. Pero ang PBA ang gagawin nilang desisyon ay gusto ng fans. Kung kayo ang tatanungin mga chong, ano ang mas gusto nyo, All Filipino o magkaroon ng 2 imports? Comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. Kung bago ka lang dito sa akin channel mga chong, kalimutang mag-like, comment and subscribe para updated ka sa mga PBA updates. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong.